Alam ko na ang totoo. Anong totoo? Na ikaw ang pumatay sa anak ko. Pinasunog mo yung nursery. Yun ang huling sinabi ni Brian bago siya nabarin. I can't believe this. Georgia isn't going to get herself involved in something like that. It's too evil. I know, right? Sira na ako kay Emma ngayon. Ayoko nang malaman niya na may kinalaman pa ako dun sa pagkawala ng anak niya. Ano yung sinasabi mo na sira ka na ngayon kay Emma? Nag-break kami. Bakit hinayaan mong mangyari yun, ha? E di pupunta yun kay Rome. Kailan ba balak sabihin kay Emma na ayos na tayo? Magulo ang isip ni Emma ngayon. Baka madamay lang tayo sa galit niya kay Georgia sa mga nangyayari ngayon kay Emma. Kailangan niya tayo. Sana hindi niya masamain ang pagkakasundo natin. Hindi ako criminal. Pero wala ka naman na patunay sa mga sinasabi mo. Kasi kampong ka ni Satanas. Kaya parati kang nakakalusot! Stop shouting at my mommy! Ayaw na sa'yo ni Emma, Angelo. Pero pinagpipilitan mo pa rin yung sarili mo sa kanya. Pareho lang naman tayong dalawa eh. Pareho tayong passionate magmahal. At kaya doon, tayong dalawa ang bagay. Stupido! Rome must know about this. Wala natin sabihin to kay Rome. Baka mas stress lang yung maapektuhan pa yung trabaho niya. Once malaman ni Rome na ang babaeng kasama niya sa kama ay siya rin pumatay sa anak naming si Milan, sigurado akong isusuka siya ni Rome. Once masira na si Georgia kay Rome, masisira na rin ang buhay. Emma, maniniwala kaya si Rome sa'yo? May wala ka namang pruweba? Meron o wala. Alam kong papanigan ako ni Rome dahil nasira na rin ang tiwala niya kay Georgia pag nalaman niya itong lahat. Anak, may pundasyon na si Rome at saka si Georgia. May anak sila. Nay, maraming kasalanan si Rome, pero mabuti siyang ama. Kapag nalaman niya kung anong ginawa ni Georgia kay Milan, sigurado akong mas papanigan pa rin ni Rome ang anak niya kaysa sa kabit. Anak, walang kabit na pwedeng manalo. Hindi sila mananalo. Yung mga lalaking katulad ni Rome na madaling nalihis ng isang babae, darating yung araw, anak, marirealize niya na yung tunay pa rin niyang pamilya ang mahalaga sa kanya. Ibig niyo bang sabihin ni Lourdes, okay lang sa inyo na bumalik si Rome sa buhay ni Emma? Na kay Emma ang desisyon na yun. Kasi, pwede naman ang isang tao patawarin natin, lalo na't kung nagkamali at gustong magbago at gustong ayusin ang nasira niya. Huwag na tayong lumayo Tulad ng tatay mo, Emma. Ba't bigla niyo nabanggit si tatay? Emma, paano kung bumalik sa atin ang tatay? Bakit pa ho siya babalik? Anong dahilan? Hindi nga ho ata alam ni tatay na namatay na ako ng dalawang anak eh. So bakit pa siya babalik? Bakit ngayon pa? So magkano yung masilya sa kotse? Kasi may nag-vandal sa sasakyan ko eh. Kailangan na siyang palitan. Pati yung windshield ko kailangan palitan. O, di sige. I-check ko. Balikan ko kayo. Ma'am! Bakit may nakasulat na killer kabit yung sasakyan niyo? Ang galing! Gumagay sa design! Gusto mo bang masilyahin ko yung mukha mo yan saka yung bibig mo, ha? Nakita mo nandito si Sydney. Tumabi ka nga dyan. Hello? Hello, Sydney. Yes, baby. How are you? Daddy! Pasensya ka na, baby, ha? Hindi kita matatawagan madalas kasi hiniram ko lang yung telepono ni Tito Chandler mo. How are you? Kamusta na kayo ng mami mo? I'm fine, Daddy. Yung mami mo, kamusta na? Nag-away po ulit sila ni Tita Emma. Galit nga po si Tita Emma sa kanya, eh. Bakit na naman? Ba't sila nag-away ni Tita Emma? Ano naman ang ginawa ng mami mo? Hindi ko po alam. Tapos po, sabi po ni Tita Emma, na si Mami po ang dahilan kaya namatay si Baby Milan. Ano? Daddy, totoo ba na kinil ni Mami si Milan? Hello? Teka muna, ano ba'y sinasabi ni Sydney na sinabi daw ni Emma? Ano itong pinatay? Ano yun? Wala namang sinabing ganun. Nagkahalo-halo lang, tapos pinagdugtong-dugtong lang ng bata.
Pwede ba huwag na kayo mag-aaway, ha? Kung ano-ano naririnig ni Sydney. At kung mag-aaway kayo, huwag mong paririnig kay Sydney, huwag mong papakita, okay? Okay, Rom. Kailan ka uuwi? Kasi namimiss ka na namin ni Sydney. Bukas, bukas. Sige na, babalik ko pa itong telepono. Bye-bye. Ikaw, bata ka. Napakadaldal mo! Huwag na huwag mo sasabihin sa daddy mo lahat ng narinig mo kay Emma. Can you promise me? Ha? Hey, ma'am. Oh, si Jenny po at si Madam. Kaalis lang po. Si Ma'am Georgia naman po eh sumaglit lang sa grocery. Ako baka magpang-abot kayo noon. Okay lang ho. Actually, gusto ko siyang makita. Gustong-gusto ko talaga siyang makita. Si Manang Loling ho, kamusta na? Pwede ko ba siyang makita? Oo na po, ma'am. Patutuwa kayo pag nakita kayo. Tayo po, ma'am. Hostie na po. Pasensya ka na, ha? Pasaway ang lolo eh. Hindi ko nalaman na nawala ka na. Hindi man lang tayo nagkita bago ka. Apo, bilang ng mga araw ko sa mundo, gusto kong gamitin ang mga yon para punuan ang mga pagkukulang ko. Bilang asawa ni Lola Lourdes ninyo at bilang ama ng mami mo. Kaya sana po, tulungan ninyo ako ng kapatid mo. Bulungan ninyo ang mami nyo na patawarin ako. Anong ginagawa mo dito? Binibisita ang reyna ng impyerno. At ikaw yun. Hindi ka welcome dito. Well, I know that. Pero dahil nandito ka, dito ko rin gustong magpa-general meeting. Marami kasi tayong dapat pag-usapan ni Rome. Get out! Shut up. Is that how you treat your guest? If I were you, kunan mo na lang ako na maiinom dahil hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nakakausap si Rome. Ang kapal din ng mukha mo eh, no? Wala dito si Rome. I know. I did my research. Alam ko kung anong oras lalapag ang eroplano ni Rome. Alam ko kung anong oras siya darating dito. At alam ko rin na babaliktad ang mundo niya kapag nalaman niya mga dapat kong sabihin. Oh no, you won't. Oh yes, I will. And don't dare me, Georgia. Oras na para malaman ni Rome kung anong nangyari kay Milan. Ewan ko lang din kung anong mangyayari sa'yo. Oras na malaman ni Rome na pinasunog mo ang anak niya. Iniubos mo yung pasensya ko. Umalis ka o kakalad ka rin kita hanggang gate. Oh, ba't parang takot-takot ka? Kasi totoo. O baka naman, hindi lang yung pagsunog sa anak namin ang ginawa mo. Baka ikaw rin ang may kagagawan kung bakit nabundol si Manang Loling. Dahil natatakot ka na malaman namin ang totoo. Dahil hawak niya ang sikreto mo. What? Huwag mo nga kang ma-what-what. Please. Hindi bagay sa'yo na magpatay mali siya. Dahil alam mo kung anong bagay sa'yo? Ang bagay sa'yo, patayin niyang mukha mo. Nakahit-hit ka na naman ba ng katol, Emma? Na pati doon sa nangyari kay Manang Loling, ako ang sinisisi mo. Lahat na lang ako may kasalanan. Tamang hinala ka, maling akala ka naman. Well, let Rome be the judge. Tignan natin kung anong sasabihin niya para magkaalaman na kung sino nagsasabi ng totoo at nagsisinungaling. Hello, Sir Rome?
pagdiwan niya, sabi. Gaga ka ba? Telepono namin to. Bahay namin to. Hello, Rong? Rong, nasan ka? Emma, andito ako sa airport. Kararating lang namin, ha? Paga ang flight. Tignan mo, anong ginagawa mo dyan? Rong, magkita tayo. May importante akong sasabihin sa'yo. Tungkol saan? Bakit? Si Georgia! Nag-aaway na naman kayo. Listen to me, si Georgia ang nagpasunog sa... Si Georgia ang nagpasunog kay Milan! Hello? Emma? Hello? Hello, Rong? Hello? Madaldal man ang matchimbi, isa na rin. Bumabi ka dyan! Hindi ka aalis. Walang aalis! Bro, may debriefing doon muna tayo. Let's wait for the other crew na makapunta rito. Tumago ako sa bahay. Si Emma sumugot ng telepono na nandun dyan. Pero siya gusto sabihin sa akin pero naputol. Pare, para siyang pumasok sa lungga ng mga tigre nung bro. Nangangamoy riot yan, bro. Kailangan makontak mo kagad si Emma. Kanina lang pinapaalis mo ko. Ngayon naman, ayaw mo kong paalisin? Ano ka, napapaliw na? O desperada? O baka naman pareho? Hindi ako papayag na mag-usap kayo ni Rom dahil puro kasi nang walingan sasabihin mo. Talaga? Si Rom ang magdidesisyon niyan kahit tumabi ka dyan. Alam mo, sa itsura mo ngayon, mukhang guilty-guilty ka na. Hindi ako guilty. Pinuprotektahan ko lang ang pamilya ko. Talaga? Eh, paano mo naman gagawin yon kung ikaw mismo ang pumatay sa anak ni Rom? Pwede ba? Eh, matigilan mo na nga kami. Bakit hindi ka nalang manahimik, ha? Hindi yung ginugulo mo kami. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng to. Ikaw ang unang nanggulo. Bakit, Georgia, takot na takot ka na bang malaman ni Rom ang totoo? Dahil oras na malaman niya ang lahat ng ginawa mo, it's going to be the end of the road for you. Hindi siya maniniwala sa'yo. Well, it's not up to you. Kaya tumabi ka dyan. Hindi papayag! Ma'am Georgia! Ma'am Georgia, tama na po yan! Ay! Ma'am! Ma'am, tama na po! Ma'am, tama na po yan! Emma! 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 Emma, bumalik ka dito! Hindi mo tayo tapos! Ikaw! Ikaw! Bakit mo inayang makatakas yun, ha? Eh, ma'am, di ba po sabi nyo kanina, pinapaalis mo na si Ma'am Emma? Gaga ka! Naguhurumentado si Ma'am Georgia. Yung kotse niya ayaw mag-start. Alam mo, kahit barigtari niya yung kotse niya, hindi aandar yun. Ha? Diniskarga ko baterya nung kanina. At hindi niya mahahabol si Ma'am Emma. Ma? Mamaya ka na tumawag. Papunta ako ng meeting. Sige, unahin mo yung meeting mo. Para magkita na si Emma saka si Rome. On the way na siya sa airport at ibubuking niya tayo kay Rome. Anong tayo? Walang tayo, Georgia. Hindi alam ni Emma na kasama ako dun sa ginawa mo. Ah, hindi mo ko tutulungan para pigilan sila. E di sige, aaminin ko na lang yung binibintang ni Emma. Pero guess what? Idadamay kita. Nag-meeting lang ako sa Interpacific. Lunch tayo. Nagmamadali ako. Kailangan ko usapin si Rome. Ah, si Rome. Si Rome, nakita ko kanina sa coffee shop. Nagla-lunch yata. Oh, sige, salamat. Oh, Angelo. Rome. Masama mo ba si Emma? Gusto daw niya akong kausapin. Rome, please, for the nth time. Tigilan mo na si Emma. Wala na kayong dapat pang pag-usapan.
si Emma ang meron gustong sabihin sa akin. Hindi siya hinahanap ko. Pwede ba iwasan mo na siya? At huwag na rin makipagkita pa sa kanya. Miss Emma? Grace? Po? Si Rome, nasaan na? Nasa office po si Rome kanina. Nag-aantay ko siya sa'yo kanina pa. Baka umalis na po yun. Oh, sige, thank you. Oh. Georgia, nasan si Imang Mando? Tara na. Sira kasi yung sasakyan natin, kaya sinundo na lang kita. Tara na kasi namimiss ka na ni Sibu. Sige, halika. Rome! Halika na! Rome, kakausapin lang sana kita. Matagal ka na hinihintay ni Sibu. Sandali. Namimiss ka na niya. Sandali, ha? Eh, sasabihin sa akin si Emma, sandali lang, sandali. Rome, ano ba? Mamili ka. Yung babae niya yung anak mo. Anong pinagsasabi mo? Standby ka lang, ha? Tignan mo na. Kausapin yung babae niyan. One second. May sasabihin ka sa akin, Emma. Rome, layuan mo ng babaeng yan. Mamamatay tao siya. Siya ang dahilan kung bakit namatay si Milan. Pinatay niya anak natin. Ano ang pinagsasabi mo? Masyadong yatang hindi magandang banta yung sinasabi mo, Emma. Ano yan? Nalaman ko na yung totoo. Na si George ang may pakana ng pagsunog sa ospital kung saan namatay si Milan. Pinatay niya anak natin, Rome. Rome, huwag kang naniniwala sa mga sinasabi mo. Bakit? May pruweba ka ba? Pakita mo. Baka sinungaling mo talaga. Ikaw ang sinungaling. Tingnan mo na. Paano mo nalalaman lahat ng sinasabi mo? May tumawag sa akin. Si Brian. Gusto niya akong makausap. Pinuntahan ko para kausapin siya. At sinabi niya sa akin, hindi aksidente ang pagkasunog ng ospital. Sinadya yun at inutos yun ni Georgia. Hindi pa natatapos ang pag-uusap namin, pinagpaparil yung lalaki. Ano? Obviously. Pinatahimik ni Georgia si Brian. Konektado si Brian at si Georgia. Amo niya yan dati. Katulad ng pinatahimik din nila si Manong Loling nung may gustong sabihin sa akin. Pero anong kalalaman ni Manong Loling dito? May importante sasabihin si Manong Loling sa akin noon. Bigla-bigla na lang siyang nabundol. Pinatahimik, parang katulad ni Brian. Bigla na lang din ang pagkamatay niya. Dahil alam ni Georgia na lalabas na ang baho niya. Isipin mo mabuti, Rome. Coincidence ba yun? O sinadya silang patahimikin ni Georgia? Ang galing mo? Ang galing mo mag-invento? Una, sabi mo nga sa akin, Georgia, totoo ba yung sinasabi ni Emma? Totoo bang ikaw ang pumatay sa aking anak? Hindi ka dapat lang iniwala sa sinasabi niya. Sabi mo sa akin ang totoo. Oo lang o hindi. Sabi mo sa akin. Oo o hindi. Sagot. Dahil totoo? Ha? Rome, hindi ako nagpasunog ng nursery. Bakit ka ba naniniwala kay Emma? Ha? Wala nga siya mapakitang pruwebe na ako yung nagpautos. Naniniwala ako sa lahat ng sinabi ni Brian, Rome. Tanga ka para maniwala ka. Eh, polis na nga nagsabi, di ba? Na illegal na yung mga ginagawa niya. Malamang. Addict yun. Kaya ang lakas niya mag-invento ng kwento. Kaya nga siguro natukhang siya. Pagpalagay na nating addict talaga siya. Paano niya nalaman ang lahat na nangyari nung gabing yun? Katulad na lang na alam niya na si Rome ang ama ni Milan. Paano niya i-inventohin lahat ng yun? Yan ang hirap kasi sa'yo. Ang bilis mong maniwala. Ang bilis mong sumakay. Palbhasa, bitter ka pa rin hanggang ngayon. Kasi ako, may anak, ikaw wala. Ano? Huwag mong ibahin ang usapan na paghahalatang naiipit ka. Itong tatandaan mo, George. Sigurado ako na konektado ka kay Brian. Si Brian siguro ay isa lang sa mga taong kakunsyaba mo sa pagsunog ng ospital nung gabi yun. At sinisiguro ko sa'yo na ipapakulong ko kayong lahat. At uumpisahan ko yun sa'yo. Eh, ikaw palang, Abby. Dila ang dami mong haka-haka. Wala ka namang mapatunayan. Pag umakyat sa korte ang kasong sinampa ko sa'yo, tignan ko lang kung di lumabas lahat ng baho mo. At sisiguraduhin ko sa'yo, Rome, na hindi mo nakakayanin makasama pa yung babaeng yan. Teka muna, anong korte? Dadali mo sa korte si Georgia. Pwede mo sinapit sa akin.
Sana tinawagan mo ako. Wala akong telepono. Nandiyan naman si Chandler. No, hindi ko na pinasabi sa'yo kasi walang kwente. Babasura lang yan ng korte. Yung kahit anong mo pa yung mga polis, about dun sa Brian na yun. Para ma-realize na wala ako talagang kinalaman, gusto lang talaga mong gulo ni Emma. Tumahimik ka mo, mamatay tao ka! Emma, please, tama na yan. Ang daming tao nakakahiya. Halika na. Rome, pag-isipan mo lahat ng sinabi ko sa'yo, 7 taon mo nang kasama ang babaeng pumatay sa anak mo. Hindi ka pa nakukonsensya para sa anak mo? Kasi naniniwala ka sa mga sinasabi ni Emma, Georgia is not capable of doing that. Burning a nursery? My God, that's ridiculous! Oh nga, sir. Tsaka buntis siya kay Sidney that time. Hindi naman siya siguro gagawa ng krimen as big as that. Aba, hindi natin alam yun. Ang galing magpaikot ng ulo ng tao si Georgia. And besides, may record na sa akin na nagsisinungaling. Sir, sinungaling ang babae niya. Hindi siya buntis! Papaglablam ang Justin! Wala naman siya katibayan eh. Ito yung lalaking nagmaman naman sa bahay. Magkakilala kayo? Maniwala ka naman sa akin! Napinsan ko yun! Inutusan siya ng nanay ko para hut-hutan ako ng pinsan pera. Pinsan mo yun? Pinsan mo ba si Georgia? Hoy, sumagot ka! Hindi ko pinsan si Georgia! Hindi na talaga mauulit. Hindi ko napapaluin si Sidney. Georgia, tuto pa rin mo yung pangako mo kay Sidney. Umayas ka! Doon ka sa Eva mo! Georgia! Oo nga, noon yun. But people change, you know? People change, but I cannot forget. So, unang-una, nagsinungaling na siya. Dahil sinabi niya na buntis siya, di ba? Pagkatapos yung kay Dave, nagsinungaling siya. I have all the reason to doubt her. Saan ka pupunta? Alamin ko ang katotohanan. Anak, ano sa tingin mo? Naniwala kaya si Rome na may kinalaman talaga si Georgia? Mahirap po sabihin yan, Nay, pero sa tingin ko naman, naitanim na ang duda kay Rome. At knowing Rome, hindi titigil yun hanggat hindi rin nalalaman ang totoo. Naku, mabuti naman at magkakampi kayo sa issue na yan, anak. Oo nga ho, ma'am. Baka mamaya, maging close pa ho kayo ulit ni Sir Rome. Ma'am Emma, sorry po ah. Pero bakit hindi ko kaya magkabalikan na lang ho kayo ulit ni Sir Rome? Eh, sabi nga po nila, di ba po? Love is sweeter the second time around. Ano kaya, Becca? Dali mo na yan doon sa kusina. Sige lang, sige lang. Nay, may tumatawag ho sa inyo. Hindi, ako na, ako na. Sino po yan? Nako, eto na naman yung nangungutang sa akin. Kaibigan ko. Teka, sandali ha. Tawagan ko lang. Hello? Ay, wala ngayon. Oo. Ha? Hindi nga. Ma'am Georgia, ba't siya ko pinapunta rito? May papatrabaho ba kayo saan? Wala. Gusto ko lang namang malaman mo na kinasuhan na ako ni Emma. Dahil iniisip niya na ako nagpapatay kay Brian at nagpasunog sa ospital. Alam na rin ni Roman lahat ng nangyayari ngayon. Ma'am, labas ako dyan, ha? Kayo dapat lumusot dyan. Alam ko. Gusto ko lang naman makasiguro na kahit anong mangyari, tatahimik ka. Na wala kang sasabihin na kahit kanino sa nangyari kay Brian at sa mga inuutos ko sa'yo noon. Alam ko po yan, ma'am. Lumayo ka na. Mas maganda umalis ka na ng Maynila. At yung mga kaibigan mo noon kay Brian, huwag ka na magpapakita doon. O, eto. Ayos, ma'am, ah. Nabasa mo agad yung iniisip ko. Hingi pala ako sa'yo ng datong, inabutan mo agad ako. Alam ko naman mukha kang pera eh.
Ma'am, tsaka ma'am, mahirap magsimula. Tsaka para sa peace of mind nyo rin to, ma'am. Pwede ba umalis ka na? Ma'am. Ano? Good luck, ha? Huwag kayong papakulong. May record na ho yan si Brian Santiago. Tep at physical injuries. Bukod dito, napag-alaman namin na nasa drug use siya sa barangay. May mga nag-i-atraso siya sa ibang tao. Kaya hindi ho namin na-pinpoint kung sino gumawa dito sa kanya. Yung execution style na nangyari sa kanya is consistent sa mga biktima ng drug use. Hindi ba ho kayo nakakita ng anggulo na baka sakasakaling si Georgia ay ang nagpasimuno nito? Well, ang nakausap ko si Emma, ang sabi sa akin, may posibilidad na involved si Georgia dahil sinabi ni Brian. Nabanggit din ho ni Mrs. Jesus, pero mahirap pong patunayan dahil patay na ho si Brian. Hearsay ho ang ebidensya ni Miss Emma. Yun ang naging basis sa complaint affidavit laban kay Miss Georgia. Pero teka muna, meron hong posibilidad. Nasa preliminary investigation ho ang kaso nila. Antayin na lang ho natin ang fiscal sa resolusyon. Tatanong tungkol sa akin, sabi mo wala ako, may flight ako. Ah, nandito ako para makita si Emma, pero hindi na pala siya dito nagtatrabaho. Kapag nakita naman kayo ni Emma, ano naman yung pag-uusapan niya? Well, it's none of your concern. So, wala na pala kayo ni Emma. Rome, napadaan ka? Yes, nagpunta ako dito dahil hindi ako mapakalino sinabi mo sa akin ang tungkol kay Georgia. Matalino din tong si Emma. Nahulaan niya yung connection niyo ni Brian at yung motibo mo kung bakit mo siya pinabaril. May bumisita lang naman sa akin, yung Rome tsaka yung Emma. Nagtatanong nga tungkol sa yung dalawa ni Brian. Emma tsaka Rome? Hello, Selma. My name is Geneva. I'm Georgia's sister. Where's my sister? I want to see her. Saan siya nakatira? Nagtagumpay si Georgia noon. Pero ngayon, sisiguraduhin kong makukulong siya sa lahat ng ginawa niyang kasalanan sa akin. Buti na lang, walang alam tong asawa ni Brian. Kundi puputak yun. Sabihin nyo na, inutos nyo sa amin na ipasunog tong nursery sa ospital. Magkano ang binahid sa inyo ni Georgia para patayin ang anak?